Hi guys, welcome po ulit sa aking YouTube channel, Reg TV. Ano nga po pala yung Kuya Reg. And ngayon ang topic natin. Ano nga ba yung mga signs na hindi mo na kailangan ipaglaban ang relasyon nyo? O kaya hindi mo na dapat kailangan siyang ipaglaban? Dahil magsasayang ka lang ng oras at wala din lang pupuntahan ang relasyon nyo. Ano nga ba yung mga signs na yan? At yan ang pag-uusapan natin pagkatapos ng intro. Number 1, paulit-ulit na kasalanan. Okay lang, or sabihin natin na normal lang na nagkakamali ang isang tao. Pero kung yung pagkakamali na yon ay paulit-ulit na lang, o kaya paulit-ulit pa rin niyang ginagawa, ibang usapan na yan. Oo, mahal mo yung tao, pero kung hindi niya tutulungan yung sarili niya para magbago para sa'yo, huwag ka nang umasa na may magandang future ang relasyon nyo. Dahil puro disappointment at pagsisisi lang ang mangyayari dyan. Lalo na kung ginagawa mo ang lahat para maging okay kayo, pero siya yung laging gumagawa ng dahilan para masira kayo. Dahil sa isang relasyon, dapat give and receive yan. Hindi yung ikaw lang lagi ang nag-give at siya yung receive lang ng receive. Kaya kung nag-sorry na sa'yo, tapos pinatawad mo, pero inulit pa rin niya yung kasalanan niya, lapitan mo siya at sabihin mo, it's over. Number 2, hindi maka-move on kay ex. Alam mo yung ginagawa mo ang lahat para sa kanya. Dahil sa akala mo ay baka makalimutan niya ang kanyang ex. At sa bandang huli ay baka mahalin ka din niya. Pero wala. Kahit anong gawin mo, si ex pa rin ang nasa isip at puso niya. Kung ganyan, mas mabuti pa na huwag mo na lang ipaglaban ang relasyon nyo. Dahil ikaw yung kawawa. Ikaw yung mas mahihirapan. Habang ikaw yung nag-i-effort para sa relasyon nyo. Habang siya, ayun. Mas iniisip niya kung may posibilidad ba na magkabalikan sila ng kanyang ex. Kaya mas mabuti kung hahayaan mo muna siya para makapag-isip-isip ng mabuti. Dahil malay mo, na pag nawala ka sa piling niya, doon niya marirealize na mahalaga ka sa kanya. At ikaw na din yung hahanapin niya, hindi yung ex niya. Diba? Dahil sa totoo lang, hindi makikita ng isang tao ang halaga mo kung lagi kang andyan para sa kanya. Number 3, non-stop na away. Hindi maiiwasan na kung minsan ay may mga tampuhan or konting away sa isang relasyon. At hindi dapat iniisip na hiwalay agad pag nag-aaway. Dapat naghahanap kayo ng solusyon para maayos ang problema. Pero kung katatapos lang ng away, tapos naghahanap ulit kayo ng butas para mag-away ulit, or may pagtalunan, bakit pa kayo nagsasama, diba? Kung puro na lang sisihan at naghahanap kayo ng rason para may mapagtalunan araw-araw, de stop na, diba? Itigil nyo na yung kalokohan nyo dahil mga sarili nyo lang din ang niloloko nyo. Number 4, sinungaling. Hindi ko sinasabing hiwalayan mo siya dahil nagsinungaling siya kung ano yung ulam niya kaninang umaga. Hindi ganun yon. Pero kung lagi siyang nagsisinungaling sa'yo kung saan siya nagpupupunta, kung sino yung mga kasama niya, at kung ano yung mga pinaggagawa nila pag wala ka sa tabi niya, dapat ka nang mag-alala. Yung huling-huli na pero todo dinay pa, dahil hindi mo alam, balang araw, baka hindi lang yan yung magawa niya, para lang magawa yung mga gusto niya. Kaya kung ganyan siya sa'yo at hindi nagbabago, siguro oras na para bumitaw ka. Dahil maraming tao dyan na kayang maging totoo sa'yo at hindi kayang gumawa ng hindi maganda kahit wala siya sa tabi mo. Number 5, inaabuso ka physically at mentally. Maraming ganito. Konting away, sinusuntok, tinatadyakan, minumura at sinisigaw-sigawan sa harap ng maraming tao. Kung laging ganyan ang ginagawa sa'yo, mapababae o lalaki man, umalis ka na sa relasyon nyo.
dahil wala kang mapapala kung magpapakabayani ka at susubukan or hihintayin mo na magbago pa sila, lalo na kung hihingi siya ng tawad sa'yo tapos sisisihin ka pa at sasabihin niya, "Para yun lang, iiwan mo na ako agad." Ang kapal ng mukha, ba? Diba? O kaya sasabihin niya na, "Sorry na bigla lang ako kaya nasaktan kita. Hindi na mauulit." Hindi mo kailangan ng ganyang partner. Lalo na kung hindi ka na niya nire-respeto. Dahil hindi ka ipinanganak dito sa mundo para lang iganyan ng ibang tao. Kaya bumitaw ka na dyan. Dahil wala kang mapapala kung ipaglalaban mo pa yung taong ganyan. Number 6. Hindi mo na siya kayang halikan. Alam mo yon? Wala kang iba, pero parang nawawalan ka na ng gana sa kanya. Hindi mo na siya kayang halikan. Meron talaga yung mga ganito. Hindi dahil sa bad breath siya, pero alam mo yon? Parang sinasabi na ng bibig mo na di mo na kaya dahil parang wala ka nang nararamdaman sa kanya. Oo, nagsasabi ka ng I love you, pero hanggang salita na lang at hindi mo na kayang iparamdam sa kanya. Pag ganito, huwag mo nang ipaglaban ang relasyon nyo. Dahil hindi na yan magbabago kahit sa pagdating ng panahon. Pag ganyan yung nararamdaman mo, hindi na sulit ang ipaglaban ang relasyon nyo. Ito rin kadalasan yung dahilan. Kaya may iba na pinipili na lang magloko dahil hindi nila kayang sabihin yung totoo sa partner nila. Number 7. Hindi maganda ang nakikita ng mga kaibigan at pamilya mo sa relasyon nyo. Oo, alam ko. Dapat huwag makikinig sa mga chismis or sinasabi ng iba sa relasyon nyo. Pero minsan kasi nagiging bulag na tayo sa katotohanan at hindi na natin nakikita kung ano yung tama at mali dahil nga mahal mo yung tao. Kaya para sa'yo, parang okay lang ang lahat at walang problema. Pero ang hindi mo alam, unti-unti nang nasisira ang sarili mo dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya minsan okay din na makinig ka sa mga kaibigan at pamilya mo dahil sila ang mas nakakakita ng mga totoong nangyayari sa relasyon nyo. Dahil kilala ka nila at kilala nila yung jowa mo at alam nila kung kailan may problema. Kaya pag nilapitan ka at sinabihan ka na hindi na maganda yung nakikita nila, subukan mong makinig. Dahil baka nga tama sila at nagsasayang ka lang ng oras mo dyan sa relasyon nyo. So yun, sana maliwanagan kayo sa video natin ngayon. At gusto ko lang sabihin na may mga tao talagang hindi para sa isa't isa. Pero ang masakit doon, pinagtagpo pa sila. Shoutout kay Ash Vlog, Juliet Bautista, Nympha Bundal from Qatar, Juliet Di Guzman, Daisy May Bacon from Riyadh, Mafe Cayetano from Madrid, Estela Olesco from Antipolo, Marifetti Smo from Jeddah, Fe Marie Villaluz from Ormoc City, END Pinoy TV from Riyadh, Meow Pusa Channel, Geraldine Hart from Jeddah, Ana Remedios from Bahrain. So yun, thank you po. And sa lahat ng subscribers ko, I love you all. Salamat sa walang sawang suporta. Sana happy tayo lahat. Ingat kayo. God bless. Peace. And goodbye.